Ayoko nang maging OFW. Alam mo, ang maging OFW ang isa sa pinakamahirap na desisyon na gagawin mo sa buhay mo dahil kailangan mong pumangibang bansa para sa pamilya mo. Sobrang mahirap mawalay sa pamilya mo, lalo na't bawat minuto, bawat oras, bawat araw at bawat taon na hindi mo sila kapiling. Lahat ay titiisin para mabigyan lang sila ng buhay na masagana. Kahit ang kapalit nito ay ilang taon na mawalay sa kanila. Mahirap talagang maging OFW dahil lahat ng okasyon sa buhay mo ay hindi mo sila makakasama. Graduation, birthday, Pasko, bagong taon at marami pang iba. Mag-isa mo itong haharapin. Yes, mag-isa. Homesickness ang isa sa pinakamatindi mong kalaban na kapag nadala ka, talo ka. Kailangan may lakas ng loob ka na harapin ang lahat ng pagsubok na mag-isa ka. Dahil bukod tanging sarili mo lang ang aasahan mo at tutulong sa'yo. Bayaning maituturing ng bayan, pero bayani nga ba talaga? Nakakalungkot man isipin pero yan ang totoong realidad. Kapag naging OFW ka, marami kang matututunan. Matututo ka dito na maging malakas. Malakas na harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. Matututo ka din dito kung paano magdesisyon sa sarili mong mga paa. Matututunan mo din makisalamuha sa iba't ibang klase at ugali ng tao. Magiging sinungaling ka rin. Dahil kahit malungkot ka at may hindi magandang nangyayari sa'yo, kailangan mong sabihin sa pamilya mo na okay ka lang para hindi na sila mag-alala pa. Kapag OFW ka na, pumili ka ng mga kaibigan mo na tutulungan ka na maging isang mabuting tao. Mahirap magtiwala pero kailangan mong subukan. Dahil mahirap mag-isa, lalo na't hindi mo alam ang kahihinatnan mo sa bansang iyong pupuntahan. Bukod sa kaibigan, lagi mong tandaan na nariyan ng Diyos para gabayan ka sa lahat. Alam mo, simula nang umalis ka sa bansang Pilipinas, hindi totoo na mag-isa ka. Ang totoo niyan ay kasama mo ang Diyos na sa una pa lang ay nariyan na. Kasama mo siyang lumalaban at hindi ka niyan pababayaan. Alam mo ba kung bakit napapanood mo ito? Dahil may dahilan. Ipinanood niya ito sa'yo para makayanan mo kahit wala ang pamilya mo sa tabi mo. Sinabi niya na bigyan daw kita ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng nangyayari sa'yo ngayon. Hindi man maganda ang nangyayari sa'yo ngayon, pero ang sabi niya, kasama mo daw siya sa laban na yan. Kaya walang dahilan para sumuko ka dahil lahat ng paghihirap mo ay magbubunga sa'yo at sa pamilya mo. May mga dahilan para maging malungkot, pero mas maraming dahilan para lumaban ka. Kaya tuloy lang ang laban, kabayan. Kayang-kaya mo yan. OFW ka eh. Alam mo, sa buhay, kailangan magkaroon ka ng plano. Plano kung paano ka magiging matagumpay o lalago bilang isang tao. May mga planong magtatagumpay ka, may mga planong hindi sasang-ayon sa'yo, at may mga planong kailangan ng kaakibat ng panibagong plano. Huwag kang magplano kung hindi mo kayang tapusin hanggang dulo. Sa totoo lang, napakadaling magplano. Pero mahirap kapag nandun ka na sa sitwasyon na darating ang maraming problema at pagsubok sa'yo. Mawawalan ka ng pag-asa at sa tingin mo ay parang hindi mo kakayanin. Pero kapag dumating yung time na yon, isipin mo kung bakit mo sinimulan ito. Minsan, magkakamali tayo sa mga desisyon natin sa ating buhay. Lalo na dahil galit tayo o dahil sa bugso ng ating damdamin. Kaya dapat lagi mong pag-isipan ng isang bagay bago mo gawin. Hindi lang isa, kundi maraming beses. At kailangang kalmado ka. Sa buhay, may mga magagawa tayong pagkakamali o maling desisyon na maaaring makaapekto hindi lang sa atin, kundi sa mga nakapaligid sa atin. You need to accept all the consequences na magiging dulot ng mga maling desisyon mo. Kaya bago ka magdesisyon ay isa puso mo at alamin mo kung ano ba ang kalalabasan nito. Kung hindi man magtagumpay ang plan A, dapat may plan B ka na kaakibat. Pero nasubukan mo na ba yung plan C, plan of Christ, sa buhay mo? Kapag hinayaan mo siyang kumilos sa buhay mo, makikita mo na tamang landasin ang tinatahak mo. Kung sa tingin mo ay hindi gumana ang iyong plano, baguhin mo ito, pero hindi ang iyong layunin. Kung hindi man sumang-ayon sa'yo ang plano mo, huwag kang mag-alala. Ibig sabihin yan, may mas magandang plano para sa'yo. Dahil ang pinakamagandang plano ay ang manggagaling sa Diyos. Lagi mong tatandaan na hindi aksidente ang nangyayari sa buhay. Dahil lahat ng yan ay plano ng Panginoon
para sa'yo, mas maganda talaga kung ipagdadasal mo lahat ng plano at desisyon mo sa buhay dahil makakakita ka dito ng tamang kasagutan at hinding-hindi mo pagsisisihan. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future and hope." Darating din yung araw na masasabi mo, "Lord, the best talaga ang mga plano mo."